There's a plan. And you know what's the plan? The plan is to win. Yun na nga. Let's see, ladies and gentlemen, game number two of the X-Play Solid versus Team BSB. Casual start for Drix going in for the Flood Gods. Three boot setup para dito sa dalawang teams. Meanwhile, Classic, wala mag-i-invade para sa unang laban. Yeah. And if you would look at it, wala pang binibili si Yahweh dito. Yahweh is just looking at it in a way na parang bibili na ba ako agad o antayin ko muna kayong kumuha ng isang item na mas mataas para mabasa ko yung gagawin nyo. Yun na nga, nagkabasahan na. Pumasok dito ng Slash, Trevor, onto H2. Next play, Solid. Na puwersa si Renny J lumapit dito for them to get the Lito Wanderer. Two Lito Wanderers for next play, Solid. And now giving H2O the purple buff. So medyo okay pa rin ang start ng dalawang teams. I like the proactiveness coming out here from Renny J. Nakita niya na sa... Ito na pinag-usapan natin. Oo. Lugi sila at level 1 just because it's a Natalia, yeah. It's a Yisun Shin, and a Grok. So ang ginawa nila doon, boss, sama ka muna dito. 1 million subscribers ka naman eh. Dito mapit siya. Dito ka muna, Jay. Dito ka muna, Jay. Oo. 1 million ka naman eh. Natuto na mga kaibigan. But there you go. Ito na magpapabago ng rotation. 1 minute 30 seconds. Drix getting that mounted shocker. Is this going to be the first blood though? Para kay Renny J, the lifesteal was not enough. First blood mula dito sa side ng BSB. Free kill actually for BSB. Plus, may setup pa sila dito ng crab coin. Mm. Side lanes here are doing really well, Manjin, for both of the teams. I just feel na as long as hindi tumutumba yung mga first turrets sila dito, they're gonna be okay. Yeah. Kung sino yung pinakamaunahan dito makakuha ng makuwaan ng turret, that is going to be a really big problem for their side. At mukhang pinipilit na ata ng BSB yung Torre dito sa bandang top lane, pero Wilson with the sights. Ayan ang maganda sa Tams eh. Kahit patay ka na, may sights ka pa rin. So Yahweh getting punished by the slow even though he has the vengeance. Meanwhile, MB with a raging sandstorm and the sand slashes to get the counter kill. Trevor also falling down. Papasok pa si MB dito. I think, men, even though next play is losing the top lane, MB is... Ooh! Oh, nice shield though. MB is still having a great time against the Cho. It seems like lugi ang Cho sa Khalid matchup. Mm-hmm. Ngayon, it's really one of those things na kailangan mo bantayan kung paano gagalaw si Ana. Ana isn't really the most explosive early game Cho player na nakita natin. But he knows how to target kapag dumating na yung mid to late game. Magaling siya pumindot ng hero lock. Magaling siya mag-hero lock. Ang hirap nun eh. Pag ako nag-cho-cho, wala eh. I think maraming makaka-relate kapag nag-cho-cho eh medyo, they find it difficult to hero lock someone. Probably 70 to 30 against 30. Kaya talagang well-known na mga Cho players. Yeah. No? Butters. And madaming nagsasabi na yung freestyle daw. Oo. Freestyle the freestyle, move. So you never lose. Freestyle show. There we go. Renny J, nag-aabang ngayon. Ooh! My glove! Renny J with the steal. Nasayang ang oras ng BSB. Could have been better. Sana kung nakuha nila yung turtle para mas mataas pa rin yung gold spike nila. But it seems like sila pa rin nagdidikta ng laban. Ang daming nayaambag ni Trevor actually on this game. Yeah. Oo. And Ana dito tumatakbo siya, but still H2O is there. Look at the damage output coming out from H2O. Masyado na ding mataas Trevor dito. Kinagulat nila yun. Oo, nagulat sila dito. You don't want to get near Yahweh. Pero ayun yung Chester ultimate. Pero may killing spree mula kay Drix. Nice outplay. Wow, BSB negating next play Solid from having the stomp na gusto nila. Tabla pa rin ang laro, Butters. Pero again, ang story is in the bottom lane. MB, sobrang free reign dito sa baba. Yeah, he's getting all the items that he needs. And that is one thing na kailangan pa i-account for ng BSB. Oo. Cap 1 dito is really doing great. Kung titignan mo, yung battle spell niya is sprint as well para makataka siya, makapasok balik siya. Oo. But the thing is, yung Natalia natin dito, ang question, are they really utilizing it at this point? Kasi kung isipin mo si H2O, yung gamit niya dito, naglalawa lang eh. Yeah. Kailangan nilang makapatay dahil meron din sila mga execute. Ayun na yung wild charge. Pero basag ang top lane dito, ayaw ng
lumipat ng BSB. Sabi nila, kailangan na natin basagin yung top. Meanwhile, dito sila sa baba na kanina pa ginugulo ni MB. Free reign on the top lane si Drix and Wilson. But here comes the backup kung titignan nyo yung side lanes. Pero, oh my, glove MB! Desert Tornado to the face! Pero ito ah, for the side of BSB, si Drix, ang dami na kuwang gold. Uh-oh. He's really doing a great job. You know, just finding the gold para sa sarili niya. He's almost close to a BOD. Ang hinahanap naman dito ni H2O is yung endless battle. Oo. So, tinanan natin kung sino mauuna sa karera. Kasi, ang pakiramdam ko mauuna si Drix eh. Kasi nakadalawang Legion Sword na si Drix. Alam mo, sa bandang mid-game, naniniwala ako na lamang talaga ang Yation Chin against sa Bruno eh. Late game, parang kada ang Bruno. But before we talk about that, yung wild judge, walang tatama dito, Trevor, mula sa likod. Sino kanya may execute dito? Si Chester, nag-ulti na. Si Chester, hindi. Si Chester, titagin niya si H2. Oh, no! Clearly, walang focus fire doon yung BSB on who's going to be the main target to the point that next play, getting the victory. Look at the Gillette instant replay. What happened there, Butters? Kung napapansin ko dito, look at the fight that is happening, kung paano, gaano ka-scatter dito yung side ng BSB. They were really trying to get someone on the other side. Kaso, alam mo yon, parang sinusubukan nila pitasin isa-isa. But still, iba-iba yung target nila. It was more on the idea na, sige, sabihin natin maganda yung position mo doon for that certain kill. Oh, pero if you're not going to put your resources to take someone down nang mabilis, you're not gonna have a good time. Kasi ito yung pinapairal ng next play solid. Yeah. Kapag tumatagal at tumatagal yung laban, nagkakastaks yung Bruno, si Yawi, kumukunat ng kumukunat, si Rene J dito, babato lang niya ng... The more times na mababato ni Rene J yung skills niya, the better. And sila Chester dito, as long as magkukooldown yung mga spells nila, man-spam nila yan, mababato nila pabalik yan. Ulti lang ng ulti. Mm-hmm. And again, it is a total team effort for Next Blade Solid right now with them having this lead. I really like their emphasis on the Khalid in the bottom lane. Men, ngayon pa lang nabasag yung Torres sa baba at napipersa ng magsama-sama yung BSB kasi hindi na sila makapitas eh. Sayang yung execute. Yeah. And eto nga man, Jean, yung Grok pick dito, now you can say that they're really having trouble kasi yung Grok pick is at level 7. Well, he's still the same level as Yawi naman dito. But you know that he wasn't really getting any kills. But I probably spoke too soon. There you go. Nandoon na yung galaw ni Kapuan. Sabi ni Kapuan, hindi pala pang-initiate wild charge. Sige. Eto pala yon. Nice usage of the blood floods plus the wild charge for BSB. They're still in it. 2K pa lang. Ang 2K lang kalamangan nila. And like what we've said, H2O 0, 12 minutes pa natin to mararamdaman. You really need 2 to 3 core items for the Bruno to work. Unlike the Yishon Shin, 2 items lang, pwede mong actually all-in ang isang Bruno. So, right now, Butters, reset of the buffs, pero papunta na tayo sa Lord Dance in a while. Kailangan ata dito kumuha ni Chester agad ng ano, Winter Truncheon. Mm-hmm. Naka-heptasis na si ano, si Natalia. Oh. So there is a big emphasis on him going for Chester na lang dito. Nang mabilis. Kasi kahit sabihin mo makuha mo dito si Bruno, kung hindi mo matitakedown si Bruno agad-agad, ikaw ang dadalihin ng Bruno. Kailangan ng quick burst. Quick burst, yes. That is true. Para sa BSB. Meanwhile, next play, solid lamang pa rin sila sa map control. Still, they're protecting their mid lane. And look at that, crit. 1-5. Para kay H2O Waters. Pero ang ginagawa ng BSB dito, kinokontrol din nila yung side lanes. Eh. So, sabi nila, bala na kayo sa mid. Manggugulo kami sa side. And mind you, buhay pa pala yung top tier tower dahil sa pag-responde ni Nadrix dyan sa top. So, okay. Kung lamang next day sa baba, lamang naman ang BSB sa top. So, eto Manjina. Ngayon, nakikita naman natin na nagkakaroon ng changes in tempo of the game. Oo. This is BSB's tempo. Oo. Na hindi na nagagawa ng next play solid na kumuha ng kill, pumunta sa gubat ng kalaban. Oo. And all the lead na nangyari sa kanila kanina, they're just losing it. Sina Kapuan dito. Oo. They're getting back their mojo, sabihin natin, their confidence into yeah. just going into the jungle ng kalaban and trying to steal as much as possible from them. Agresibo na sila. Agresibo na. Oh! Kapuan actually tried to cancel Chester's ultimate by pushing him with the Grok block. And yun nga, no? Parang nagme-make sense nga yung Grok, no? Baka ito yung reason ba't sila talaga nag-Grok. Para easy access kay Chester
kada ultimate niya with the wild charge. And like what you said, confident na ang BSB ngayon, mang pressure. This time, next play solid, nasa na yung outplay na hinahanap nila. Trevor dito will actually catch out Renegade, but does he have enough damage? Hindi aabot yon. He has the heptasis, pero wala na eh. Hindi aabot. Hindi talaga aabot. Parang pang-scout na ang ginagawa ni Trevor pero dito. Pero at least, kuha ni Trevor yung information na kailangan niya. Yeah. Sinabi natin to kahapon, knowing is half the battle. Yes. Information is king para dito sa mga ganitong games. Wala tayong Selena, wala tayong Popolin Kupa. So having this person, this hero, na kaya mag-invisible, na kaya umalis ng madali. Dito, nung side ng BSB, for them to set up this Lloyd. Look at this. Mm. Look at the formation ngayon ng BSB. Yeah. They really want to get this. Clear mo na ng wave ng onte, and then hintayin mo magpakita ang next play solid. Nagpakita na ngayon ha, si MB at saka si Chester. Tingnan mo yung tao sa taas dito, si Ana. Kung ano ginagawa, he's shoving the lane dito sa taas para kahit papano, yung next play solid dito, once na nakita nila yan, mag-relegate sila ng isang tao para ilagay ng next play solid doon. So, magiging sistema is 4v5 yung laban, pero kamuntikan si Trevor doon. Kamuntikan si Trevor at kamuntikan si Chester. Actually, pareho silang muntik. Nagkamuntikan. Nagkamuntikan. Trevor actually did not go for the execute. And napakagandang clutch noon kasi since hindi namatay si Trevor, nag-free reign ngayon ang BSB on the Lord. But there's isa pang way for them to get the vision is the Mountain Shocker and it neglects NXP from doing something. Si Ana, you have to give him commendations dito ha, Manjin. Oo. Hindi nawawala sa utak niya yung trabaho niya. Trabaho lang. Alam niya kung anong dapat niyang gawin. Hindi siya nanggigigil kumuha ng kill. Sige, 0-2 ako ngayon. Oo. Pero, pagka nagawa ko yung trabaho ko, mas maganda pa yon sa any kind of kill na makukuha ko sa mapa. Totoo. Responsible worker. Responsible gaming. Na parang ganun. Sabi ni Ana kasi dito, trabaho lang, walang personalan. At yun nga lang yung ginagawa niya. We all thought that this show is going to be the one na mag-initiate. Tignan mo yung ginagawa ng Rock. Oo. Tignan mo yung ginagawa ng Rock. Kung saan na dinadala. Lumagpas! Shumortcut! Oh! The Lord Shortcut is real! Grat! Para kay Kapwan dito. Wow, first time ko nakita yung Lord Shortcut na yun. Mainit! Kumbaga sa highway. Hindi ko na alam. Pre, ito ang sabihin ko sa'yo. Dati napapatigil lang yun. Oo. Nagmala traffic enforcer doon si Kapwan. Dinala niya, sir. Dito po kayo. Kaliwa po kayo, sir. Yung tipong nakasakay ka sa taxi, tapos biglang lumiko, akala mo kung saan ka nadadalhin. Oo. Shortcut lang pala. Shortcut lang pala. Huwag ka kasing matakot agad. Oo. Tapos anong nangyari doon, Manjin? Hindi, nag-show out yung lane kasi meron pa silang tier 1 turret doon sa may taas. Nagulat yung NXP doon kasi nakikita nila yung wave nila eh. Nakikita nila yung wave nila na maangat pa. This time, sobrang na-disrupt sila ngayon dahil doon sa Lord Take, kinabahan sila ng onte. Kinabahan sila. Biglang liko. Naron Henley. This is these are the things na really separates these players from your normal rank game players kasi literally it just blows my mind how they think about these things. Now, si Grock dito, look at those items. Queen's Wings na lang in Athena Shield. He knows that he needs the extra magic damage reduction. Uh-huh. Para kahit papano ay magkaroon sila problema dito. Ooh. But Wilson? Oh no. Nang gigil ata. Pero Trevor, he really wants to target Chester. Naku si Chester. Naku po! Galit sila kay Chester. Pero sila H2 babawi. Nasa na? Here comes the Sandwalk. Oh, pasok the Sutenoid Tornado dito. Pero NB si Trevor. Nandito si na MB. Malambot ng onti dito si Kapwan. Blood sa tama dito kay MB. Nalilito na rin yung orange buff. Kung atake ba siya. Pero si Kapwan. Ano ba talaga? Kapwan. Ay, naku. Trace this in. Para kay Drix dito. At medyo naguluhan na next play. Kung papasok ba, pero nagkapasok ka na ng Raging Sandstorm Renegade. Oh my goodness. Siya pa yung nakuha ng kill. 3 kills para sa side ng next play solid. Ang hirap nung ganong sitwasyon para silang nag-chacha. In-out, in-out, butters. In-out. Oo. If ever lang naging
decisive yung BSB doon. There could have been a possibility na sila yung nakakuha ng upper hand doon, but right now they didn't really they didn't really make the most out of it. I mean, H2O goes down and that's good. Uh-oh. Pero nawalan din kasi sila ng tao dito sa BSB. So any kill na nakuha nila at that point, hindi rin nila na-convert into any objective. Oo. Kasi napaka-importante ng conversion ngayon. Yun yung ganong klaseng play kasi yung patience mo. Eh. MB saved his Raging Sandstorm. Hinintay niyang pumunta sa narrow space yung BSB. And then sinave din dito yung Abyssal Strike ni Rene J. The Spectre Step, sinave niya lahat. And then, tsaka sila pumasok. Ang crucial nun kasi, napigilan yung pagiging aggressive ng BSB. Mm-hmm. Mm-hmm. Next play solid. They are setting up onto the bottom lane. Kung nakikita nyo dito, Yawi and Chester, hinanap nila yung pwesto nila. They're trying to see kung saan papasok si Trevor dito. Trevor senses na may tao doon and he will just go back. Ayaw niya kay, dumikit kay Yawi. Oo. In any way possible. Yan yung worst thing na pwede mangyari sa'yo. Kapag ikaw isang Natalia, makakadikit ka. Sa isang Carmilla. Automatic kasi makikita ka eh. Mapadikit ka lang eh. Mapadikit ka lang na onte. Kita ka na eh. Pero ang hirap din kasi nito, yung nangyaring last team fight, si Kapwan ang lalambot na sa Bruno. No. Kahit grak siya. Well, Bruno naman talaga, kilala naman siya na ganyan talaga yung trait ni Bruno. Pang-shred eh, no? Nakapag ka na dire-diretso ka ng isang Bruno, sometimes kahit dalawang base nga lang eh, makikita mo na significant na yung bawas yeah sa buhay mo. Iba yung bola. BOD. MB, BOD. BOD si MB. Kailangan kasi nila ng extra damage. Medyo nagkukulangan pa rin sila dito. Napakagandang spot out kay Yawi. Ni Trevor doon. Trevor still doing his job. Pero ito, pinul na masyado dito ang Lord. Ito na ata ang laban. Kapwan, charging in. Drix. Nakupulado si Drixter Joe! Oh, muntikan pa si Drix dito. Pero buti na lang kamo, nakapag-livestream pa siya ngayon. Habang si MB with the Desert Tornado. At si H2O ay nasa likod. At sumisipa-sipa lang. MB targeting Drix na napuwersa mag-back si Drix, napuwersa mag-wind of nature si Drix. Sobrang naging safe ng galaw doon ng BSB to the point na bigla sila nagulat nung pumasok na lang dito yung next play solid. Yes, nakatakbo dito si Drix. Oo. At the cost of Wilson and Capone's life. And at the cost, possibly, of this Lord. Nandun si Trevor sa gilid, nandun si Ana sa gilid. They can go for a steal if they want to. Oh, my glove. Andiyan na din si Drix. Sinipa kagad si Chester dito. Si Chester yung una mawawala. Pero killing spree si H2. At ayun yung Raging Sandstorm pang zone. Mula kay MB. Man, look at the scores right now. MB still with zero deaths pa rin. Kinalaban niya ngayon yung zero deaths din na si Drix. And hindi makapalag si Drix. Actually, man, I think with that Lord take, next play solid, pwedeng ma-end na nila yung laban. Mm-hmm. The lane, uh-oh, the worst possible lane na pwede puntahan ng Lord. Bakit? Uh-oh. It takes the Lord, yung alam mo yun, kumbaga yung travel time niya papunta doon sa base mo at sa base ng kalaban pag nasa mid is shorter compared doon sa may side lanes. Yes. So ito, mas madami siyang magagawa dito and they don't have a choice. Kailangan nila i-weather to at hindi napapuntahin dun pa sa isang torre nila. Let's see kung madedepensahan nga nila yung Lord na yan dahil Chester gagamitin niya yung Feather Air Strike. Drix and company defending their base, defending the tier 3 turret habang next play. Solid man, even though leading ang BSB dito ng gold, sila pa yung umariba. BSB pa yung umaray. Makagkakabasa ka na ata. Ah! Raging Sandstorm! MB! This Khalid is just way too much! Oh, MB with the plays! BSB! DJ Khalid! BSB! Akala natin lamang na sila. Hindi pa pala. Yeah! BSB right now, they just dropped the ball. That play on the Lord could have been better for their side. Next play solid dito. They really want to end this. Alam nila kakayanin nila to. Wow. They go straight for it. Is this the first 2-0 na makukuha ng BSB?
No, it won't. As of now, kasi talagang wala pang minions. Pero look at that kick coming out from H2O. And that is going to be 2-0 for NXP Solid.